Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasang at walang hanggang pari. Para sa iyong kalwalhatian at para sa aming kaligtasan, marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatapad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon, ang hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay papalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sasakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek.
Sasamahan ka ng madla. Kung dumating ang panhong, lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuwa niyang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang mangganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila, at upinom silang lahat, sinabi niya, ito ang aking dugo. Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo, pakisabi, magandang umaga. Kapag Webes po pagkatapos ng Pentecostes, ang atin pong ipinagdiriwang ay ang kapistahan ni Jesus bilang walang hanggang at dakilang pari. Walang hanggan at dakilang pari. Eternal High Priest sa wikang Ingles. Ano pong ibig sabihin itong kapistahang ito? Bago po natin puntahan ito, magandang maliwanagan muna tayo tungkol sa ano ba yung pagkapari sa lumang tipan. In the Old Testament, anong ibig sabihin ng pagkapari? Sa lumang tipan po, ang mga pari ay ang tagapamagitan ng mga tao sa Diyos. Ibig sabihin, tagapagdala ng mga panalangin ng tao sa ating Panginoon. At paano nila ginagawa ito? Yung mga handog, iniaalay nila sa altar. At yung pag-aalay nila ng mga handog sa altar ng Diyos, ito ay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao, para sa kaligtasan ng tao. Nung dumating yung ating Panginoong Jesus Nazareno, nagbigay siya ng bagong pagkapari. At paano naman ito maiintindihan natin? Kung yung pagkapari sa lumang tipan, meron silang ibang mga handog sa pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo, siya rin yung tagapamagitan at siya rin yung handog na iniaalay. May tagapamagitan, may naghahandog at may inihahandog. Sa pagkapari ng ating Panginoong Hesus Nazareno,
Siya ang tagapamagitan, siya ang naghahandog, at siya ang inihahandog. At ang ibig sabihin nito, para saan din itong paghahandog ng ating Panginoon? Para rin sa ikapagpapatawad ng ating mga pagkakasala, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya natin ipinagdiriwang ito bilang pagpapaalala sa atin na mayroon tayong Diyos na handang ialay yung kanyang sarili hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng Eucharistia para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ipinapaalala sa atin na patuloy niyang iaalay at ibibigay yung kanyang sarili para lamang sa ating kaligtasan. At dito po, iniaayo ng mga pari yung kanilang buhay sa pagkapari ng ating Panginoong Hesus, na sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng paghahandog ng sarili, nawa ang bayan ng Diyos ay makaranas ng kaligtasan, makaranas ng pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga pag-aalay, pananalangin at mga sakramento ng simbahan. At dito rin po tayo inaanyayahan, mga minamahal kong mga kapatid, dahil kung matatandaan po natin, nung tayo ay mabinyagan, tayong lahat din ay nakikiisa sa pagkapari ng ating Panginoon. Ito naman po ay tinatawag nating the common priesthood. Tayong lahat ay nakikiisa sa pagkapari ng ating Panginoon. Ano pong paanyaya at ano pong ibig sabihin ng ating pakikiisa sa pagkapari ng ating Panginoon? Na nawa, katulad ni Jesus, tayo din ay nagiging tagapagdala ng presensya ng Diyos, nagiging tagapamagitan sa pamamagitan ng ating pananalangin para maranasan ng ibang mga tao yung ating Diyos. Maranasan ng ibang tao yung Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. At nawa, sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo, mga pananalangin, paglilingkod, patuloy na maranasan ng mundong ito yung kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, itong pagdiriwang ng kapistahan ni Jesus Nazareno bilang walang hanggan at dakilang pari ay pagdiriwang nating lahat, dahil para sa atin ito at iniimbitahan na yung buhay din natin maging para sa iba. Nag-aalay, nagsasakripisyo, naghahandog. Para saan? Para sa kaligtasan at ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at kasalanan ng bawat isa sa ating naririto. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, nawa patuloy nating matularan si Jesus Nazareno sa kanyang pagbibigay ng sarili, sa kanyang pananalangin sa Ama para sa kapakanan ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawag tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao. Kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw na lang ng landas. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano na huwag sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo na pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya,
Naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak ng iyong kaloob upang gunitain ang iyong bungay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Hesukristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito, at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito ay mapasa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang. Para pagmalasakit sa iyong angkan, dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakinaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me and fill me with your joy endlessly, Lord, help me understand
to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahan na ng mga bumili ng Nazareno medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ang iba yung buhay, ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo. Kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Naway sa pamamagitan ng bendisyon na ito ay maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin.